kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggeng News! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Balon Bayambang. Ito na naman po ang atin pong bagong edisyon ng atin pong programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Ang kaisa po sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo, ang programa ng Bayambang. Ito po ang Bayambanggen News Live. Ako po muli si Rafael Marcos Saigo, inyong pong Supervising Tourism Operations Officer at ang chairperson po ng Balon Bayambang Poverty Reduction Action Team na naririto muli para ihatid sa inyo ang mga napapanahong mga updates at kaganapan sa atin pong bayan at ang atin pong mga programa at iba't iba pong mga activities ng lokal na pamahalaan po ng Bayambang. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, binabati po natin ang lahat po ng sumusuporta sa atin pong programa. Lalo-lalo na po ang atin pong butihin at mapagmahal na Mayor Dr. Cesar Tirado Quiambao, ang atin pong Vice Mayor Raul R. Sabangan, mga miyembro po ng Sangguniang Bayan, nandiyan po si Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benji Rivera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, at Councilor Martin Tirado II, at Councilor Levensun Nesus Uy. Binabati rin po natin mga kaibigan, ang atin pong Liga ng mga Barangay President, walang iba kundi si Councilor Rodelito Bautista at ang atin pong SK Federation President na si Councilor Gabriel Tristan Fernandez. Mga kaibigan, binabati rin po natin ang mga kasamahan po nating mga manggagawa o mga empleyado po ng LGU Bayambang, kasama po ang kanilang mga department heads, mga unit heads, mga section heads na pinagungunahan naman po ng atin pong Municipal Administrator na si Attorney Raymundo B. Bautista Jr. Mga kaibigan, kasama pa rin po natin na nag-aasikaso po ng programa po natin ang Bayambang Poverty Reduction Action Team, Municipal Tourism Culture Affairs Office, ang atin pong ICT Office, at syempre ang Public Information Office sa pangunguna po ng atin pong PIO na si Sir Resty Udon at ang atin pong Media Affairs Officer Dr. Leticia Ursua, kasama po ang atin pong buong team PIO sa pangunguna rin po ng atin pong head writer na si Ms. Patricia Spino. Mga kaibigan, binabati rin po natin ng napakagandang araw ang atin pong Team Magnificent sa pangunguna po ni Mayora Nino Jose Quiambao. Hi Mayora, I know you're watching with the team, the glam team, si Miss CJ, si Ate Bechoy, si Rob, and si Sir Dan, the photographers na nanonood at very excited na rin malaman ko ano yung mga updates dito sa ating programa. Binabati rin po natin yung mga 77 barangays ng atin pong bayan na pinangungunahan ng kanilang mga punong barangays, mga kagawad, treasurers, secretaries, SK officials, BHWs, CBOs at lahat po ng mga kasamahan natin dyan sa barangay na talaga namang sinisigurong ang total quality service mula sa Team Quiambao Sabangan ay naipapahatid natin sa ating mga kababayan na talaga namang tunay na nangangailangan sa ng ating mga programa. Atin din pong binibigyang pugay ang lahat po ng mga non-government organizations na tumutulong sa atin upang maghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Nariyan po ang kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated sa pangunguna ni Sir Romil Junio, ang Rotary Club of Bayambang with Tita Gloria Valenzuela, the very Tita Gloria, bongga, ang non-government organization, ang Municipal Association of Non-Government Organizations sa pangunguna naman po ng kanilang presidente na si Ma'am Bing Dalope. At ang iba't iba rin po natin mga councils, associations ng atin pong bayan that nagbibigay po ng kanilang mga panukala or mga suwestiyon para po mas mapaunlad at may direct po natin yung mga programa at activities ng munisipyo. Nariyan po ang Local Council of Women, ang LGBTQI Association at binabati po natin ang bagong newly elected president na si Sam Lumboy. Congratulations! And to the new set of officers of the LGBTQI Association here in Bayambang, inaasahan namin ang isang maayos at mas maganda po at mas mapalawak, makulay na administrasyon para sa ating mga kaibigan mula sa ikatlong kasarian. Mga kaibigan, nandiyan rin po ang Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts, ang atin pong mga Farmers Association, mga Meat and Vegetable Vendors Association at lahat po ng mga nakikinig dyan sa palengke na pinangungunahan naman po ng Special Economic Enterprise. At syempre rin po, tayo rin po ay bumabati sa lahat po ng ating mga kababayan dito po sa loob ng probinsya ng Pangasinan. At syempre yung mga kababayan natin na nasa iba't ibang sulok po ng Pilipinas at mundo na nakatutok at nakikinig sa ating programa para malaman po ninyo ang mga updates
at mga nangaganap po sa atin pong minamahal na bayan po ng Bayambang. Mga kaibigan, nagpapasalamat po, mga minamahal po namin kababayan, nagpapasalamat po ang Bayambang Genius Live kay Ma'am Luz Kebiab ng ESWMO sa kanyang naging lecture ukol sa pangangalaga sa ating kalikasan at pagpapanatili ng kaayusan at kapaligiran. Ang ating ESWMO ang isa sa mga pinakamahalagang parte ng LGU dahil ang kanilang opisina ang nangunguna sa pagsiguro na ang mundo na mamanahin ng ating mga susunod na henerasyon ay malinis at maganda. Sana itulungan natin sila sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagsisegregate at pagrecycle ng mga bagay na pwede pang gamitin. At ito lamang po ay ilan lamang sa mga pwede nating maiambag sa ating kalikasan. Sabi nga nila, there is only one earth. Kaya kailangan natin itong alagaan. Gawin natin ang ating parte dahil ang bawat isa sa atin ay apektado dito. Muli, maraming salamat po Ma'am Luz Kayabyab at sa lahat ng Ecological Solid Waste Management Office sa pangunguna ng kanilang hepe na si Sir Eduardo Angeles. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga na tumutok sa nakaraan po nating show or sa atin pong programa kung saan nakita nga po natin na napakahalaga na pag-ingatan po natin itong sektor po ng kalikasan, particular po sa pag-aasikaso po ng atin pong mga basura. You know mga kaibigan, isa sa mga naging problema po ng mga nakaraang linggo ay ang pagsasara po ng Ordaneta City Landfill kung saan po ang karamihan po ng mga basura po ng bayan po ng Bayambang ay doon din po natin nilalagag. Pero dahil nga po sa mabilis at maayos na pag-aksyon po ng atin pong mahal na mayor na si Dr. Cesar T. Kimbao at ng ESWMO, tayo po'y nakahanap agad-agad. Wala nang hinintay pang kung ano-ano, ay nakakuha po tayo ng slot sa Clark kung saan yung ilan po sa ating mga basura ay doon na po dinadala. Kasi nga po yung landfill dito sa may Ordaneta ay ipinasara po ng Department of Environment Natural Resources. Yan mga kaibigan, kaya nga po kung meron tayong may tutulong na mabawasan po yung mga itinatapon po nating basura, ay gawin po natin ito. Let us always remember, we segregate our garbage, proper waste management po talaga ang pinakasagot para po matulungan po natin na maging mas maayos, mas maging malinis ang atin pong mundong ginagalawan at ang ating kapaligiran. This point, mga kaibigan, ay nais ko lang po munang batiin din yung mga kasama po natin na nakatutok na ngayon sa atin pong live show. Live show? Parang mali yun ah. Sa atin pong live program, we have here, binabati po natin si ang LYDO Balon Bayambang, ang ating si Ma'am Aurora Junio. Mabuhay din po kayo. Mga nakikinig po sa Magic Supermarket, sabi naman po ni De Guzman Jolly Ann. Mabuhay din po kayo, Mardi Padua. Gumusta din po, Ma'am Mara Malinding Ocampo. Ito, lagi si Ma'am Mara nakikinig to eh. Hi po, kumusta na po sir? From Jason Lambino. Kumusta rin po? Hi Rafael, looking good. Wow, thank you. Kasi po puyat. binabati po namin ang dean ng CDD College of... ano ba yun? Kolehiyo de Dagupan, Institute of Professional Studies, ang amin pong dean, si Dr. Felicia Suwa, and yung Vice President po natin, si Assistant Vice President, si Sir Reynaldo Hidalgo. Hello po. Malapit ko na po i-submit. Promise, re-reviewin ko na mamaya. Pa-shoutout din po, Barangay Maluwer, lalo na po sa Pamilya Padua. Ingat po sa lahat. Yan. Binabati din po natin ang from si Elvira Abalos de Amor from Saudi Arabia. Hi, Ma'am Nins. Good morning po. Kumusta po? Yan, oh. Hi, Ma'am Nins. Oh, binati na kita. Yeah. Focus on the pictorial, okay? Yeah, may ano. Basta you just smile. Let's enjoy the pictorial later on. From Barangay Tambak, nandiyan naman po si Antonio Tirado. Napakarami pa po. If you have some questions, if you wanted to make may pabati po kayo, just comment down po sa atin pong comment section. We'll try to read all your questions later on at susubukan din po natin na sagutin lahat po ng atin pong mga katanungan at kung hindi po natin masagot, we'll try to connect with the other offices po na naririto para masagot po yung mga katanungan po na inyo pong iahatid later on.
Mga kababayan, ilang linggo na lamang po ay fiesta na. Opo, tuloy na tuloy ang Fiesta 2021. Handa na ba kayong makisaya at makiisa sa ating selebrasyon? Sa mga susunod na araw ay mayroon tayong mga announcement para sa iba't ibang events, kaya antabayanan lamang natin ito. It will be a totally different fiesta for this year, pero we wanted the Municipal Tourism and Culture Affairs Office and the Office of the Hermano and Hermana Mayor would like to continue this one para naman po maghatid po tayo ng konting kasiyahan. Yes, hindi po siya kagaya ng mga dating pong fiesta na meron tayong mga kumpulan or malalaking gatherings po. Ang atin pong Fiesta 2021 ay talagang susunod, mahigpit pong susunod sa mga pinapatupad na minimum health protocols. At syempre naman po, ito po yung magiging kakaiba dahil ima-maximize po natin ang gamit ng technology later on. Karamihan na po ng ating mga activities ay via online, kaya maghandang-handa na po kayo doon dahil napakarami pong mga pa-premium, napakarami pong mga prizes, napakaraming mga regalo ang hatid po natin para magbigay ng kasiyahan sa bawat isang bayambanggenyo for the 2021 Pistay Baloy. Yan po, bida ka sa bayambang, be the best laban sa kahirapan, be the best laban sa COVID-19. That is the theme of Fiesta 2021. Announcement mula sa Committee ng Matalunggaring Awards, the deadline for the submission of nomination forms has been moved to March 30, 2021. Pwede pa po kayo mag-submit ng nomination form sa ating Sangguniang Bayan Secretary na si Sir Joel Camacho. Kaya mga kaibigan, for those na may mga gusto pong i-nominate sa mga Bayambang Matalunggaring Award, ito po yung pinakamataas na award na binibigay po ng Sangguniang Bayan o ng Bayan ng Bayambang sa mga kababayan natin o mga Bayambanggen yung nagpakitang gilas o nagpakita po ng nag-excel sa kanyang mga iba't iba pong mga larangan. So, the deadline for submission is moved to March 30, 2021. Kaya ihabol pa po natin yung mga nominations po natin. Pwede pong isubmit personally itong nomination form sa SB. At pwede rin naman pong mag-submit via online or sa email po na makikita nyo naman po sa official Facebook page ng Matalunggaring Awards 2021. Yan po, para sa mas marami pa pong detalye, mag-message lamang po kayo sa Balon Bayambang and we'll try to answer all your queries about the upcoming events. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga po kanina, ang tema po ng atin pong fiesta ay Bayambanggenyo, bida ka sa Bayambang, be the best laban sa kahirapan, be the best contra COVID-19, kaya panoorin po muna natin ang iba't ibang mga activities para sa dadating po na Fiesta 2021 at ang atin pong binibining Bayambang 2021. Please watch this. Bayambang Pistay Baloy 2021. Magbabalik na ang Bayambang Pistay Baloy ngayong 2021. Magkita-kita tayo sa tulong ng teknolohiya sa darating na 8-5-7 para sa 3 araw na puno ng saya at pag-asa sa gitna ng pandemya. April 5, Thanksgiving Mass. April 5, Beauty and the Beast and Musical Play. April 5, Kalutan at Dalan, Kaibay Pamilya via Zoom. April 6, Binibining Bayambang 2021. April 7, Matalunggaring Awards 2021. April 7, Ipalit Bayan Night. Tayo nang magsaya at magkaisa sa Bayambang Town Fiesta 2021 kung saan ikaw pa rin ang bida. Bayambanggenyo, bida ka sa Bayambang. Be the best laban sa kahirapan. Be the best laban sa COVID-19. Binibining Bayambang 2021. The legacy for beauty, love, and service continues. Binibining Bayambang is back. Coming on April 6, 2021. Magbabalik na nga ang ating Binibining Bayambang. Abangan po natin sa darating na April 6, 2021. Para sa kalaman ng lahat ay ang Binibining Bayambang pinangungunahan po o nagsimula noong 2017 bilang programa ng ating Local Council of Women
na pinangunahan po ni Mayor Ninio Jose Quimbao. Ang pageant na ito ay naiiba dahil bukod sa premyo na makukuha ng mananalo, ay nakakatanggap rin po ang kukoronahang binibini ng 100,000 peso worth na para sa kanyang piling programa o proyekto na kaikibat ng kanyang advokasya or advocacy. Dahil nga naniniwala ang committee ng Binibining Bayambang sa Beauty for Love and Service. Hindi lamang ganda, kundi pagmamahal sa bayan at sa kapwa ang pinakamalaga sa isang binibining bayambang. Kaya ngayong araw po mga kaibigan ay mapalad tayo dahil tayo po ay napaunlakan ng kauna-unahang nakoronahan bilang Binibining Bayambang 2017. Walang iba kundi si Binibining Rayanne Nunez Magno. Hi Rayanne, kumusta? Good afternoon, sir. Good afternoon. First of all, kumusta? And baka may gusto ka munang batiin sa ating mga nanonood. Sige sir, pabati ako. Binabati ko ang family ko, Mama, Ella, Ate, and Ate Ija. At binabati ko rin po ang mga kababaihan, ang Happy International Women's Month. At lahat ng Bayambanggenyo na nanonood ngayon saan man sulok ng mundo. And of course, yung mga employees natin dito sa LGU na masipag na nagtatrabaho para sa ating bayan. Yan. Binibini, kumusta? How are you? It's been a long time na hindi tayo nagkita. Ano naman ngayon pinagkakabalahan natin, Binibining Rayanne? Yes, sir. Ang tagal nga nating hindi nakita. So, yeah. I used to fly for Philippine Airlines as a flight attendant, sir, for the past 2 years. Mm-hmm. But dahil nga sa pandemic, nabawasan yung mga flights natin. Uh-oh. And nagkaroon ng restrictions sa iba't ibang countries. Ngayon, sir, nagfo-focus na lang ako sa family business namin, which is yung buttercup milk tea and coffee. And then meron kaming side hustle nung best friend ko nung high school. We have this online shop, Rally's Online Shop, sir. Mm-hmm. So ayun, kapag free time, yun ang pinagkakaabalahan ko for now, sir. Yan. Alam naman natin, no, nobody parang nakapag-ready because of this pandemic. And sa sektor ng turismo, wherein talagang yung mga airlines, marami talagang medyo naapektuhan. And I'm very sad to know na isa ka dun sa mga naapektuhan dito sa nangyayari. But we hope and pray na soon, babalik na rin lahat. Nako, nakakamiss ng lumipad. Lalo na si Patricia, Jesus Mario, Seth, mahilig yan na lumipad. Rayanne, before we proceed, ano tayo dito sa nangyayari sa COVID-19, focus muna tayo. Balik muna tayo dun sa Binibining Bayambang. Can you share yung first day, yung kumusta yung nung mga panahon na nag-apply pa lang for the screening, then your journey. What are the things that na naaalala mo pagdating pag Binibining Bayambang? Sir, actually hindi ko talaga pinlano or hindi ko talaga dream maging beauty queen. Uh-huh. And then na-inspire ako sa ate ko na beauty queen din at nanalo din siya dito sa atin. And then, sabi niya sa akin, why don't you try? Kahit na isang beses lang, try mo lang para ma-experience mo kung papaano humarap sa maraming tao, kung papaano mag-ramp and sumagot ng mga Q&A sa harap ng maraming tao. Mm-hmm. Then, I took it as a challenge na, sige na nga, try ko. Pero without expecting naman, sir, syempre na mananalo ko kasi first time kong mag-join nun, sir, ng beauty pageant. Yeah. As in, totally wala akong experience. Tapos, ayun naman, sir, naging smooth naman yung flow ng pageant. And then, laking pasasalamat ko talaga sa Binibining Bayambang Committee, sa Local Council of Women, kasi talagang ito yung mga organizations na nag-shape din talaga sa pagkatao ko, sa pagiging beauty queen ko. Mm-hmm. Kasi sir, before talagang focused eh. Mm-hmm. Ramp, Q&A, activities, kompleto. So, sabi ko, aba, ibang klase itong nasamahan kong beauty pageant. Hindi ko in-expect na ganito pala. Mm-hmm. Na kahit wala kang experience, talagang ishishape ka nila kung papaano maging beauty queen. Kung ano yung papasukin mo na role as Binibining Bayambang. Yeah. Just to make share lang din po kasi, Binibining Bayambang, yun yung sinasabi ni Rayanne kanina po, is that they are trained by professionals talaga. If I'm not mistaken, Empire pa rin yung nagturo nung first year ba na yung nagtuturo kanila
few words back no mga panahon na yun, ng mga binibining Pilipinas, sila pa rin nag-train ba sa inyo noon? Or it was the second year? Second year na lang yun. Pero si Miss Ayan kasi yung ano, di ba, nag-asikaso. And they were really exposed kung paano talaga yung walking, answering questions, etc., etc. And, you know, Miss Rayan is also pride of Bayambang kasi siya nakoronahan din bilang Miss Galit kay Camiliana the following year. Yes, sir. Oh, na, yan, I remember it. Si province-wide pageant. Rayan, what is your experience or what is your, masasabi nating best lesson that you have learned from joining Binibining Bayambang? Lesson na natutunan ko, sir, siguro be kind and helpful talaga. Kasi sir, 'di ba before ang explanation sa amin before is yung half ng prize na makukuha mo is mapupunta sa chosen charity mo. And then nagkaroon kami ng activity before na may activities na kasama yung mga children from STAC, Stimulation and Therapeutic Activity Center. So talagang napalapit yung puso ko sa kanila, sir, na yung iba kasi medyo hirap sa buhay, may kakulangan sa pagpapagamot. So sabi ko that day nung may activity kami, hindi ko alam ang lakas ng loob ko, sir, nasabihin sa isang parent na, "Ma'am, I'll do my best kung paano ko kayo matutulungan." Pero syempre hindi ko naman sigurado na mananalo ko, sir. Pero ginamit ko siyang inspiration talaga na kailangan kong mas magalingan sa pageant para matulungan ko sila. And then yun, sir, nung nanalo na nga, agad-agad pumunta na ako sa kanila. Sinabi ko na, "Ma'am, kayo yung beneficiary ko para dun sa 100,000. Tapos yun, sir, nag-discuss sila na kailangan nila ng laptop, ng smart TV kung saan manunood yung mga bata kapag meron silang mga activities. So yun, ang saya ng puso ko, sir, na hindi lang ako nag-join ng pageant. Kasi nga, yun nga sabi nila, glamorous, pero nakatulong din ako. Yun ang pinakamasayang part sa akin, sir, ng Binibining Bayambang. Yeah, actually, for everyone lang po, para mas lalo nyo pong maintindihan, si Binibining Rayan, nung nanalo siya, siya yung provide ng halos ilan sa mga kagamitan sa stack po natin. Then, siya rin yung naging inspiration kung bakit tayo nakapagpatayo ng special or sped classroom in Barangay Buyaen. Na ngayon naman po, lahat ng mga estudyante din natin na naka-enroll sa DepEd for with special needs ay doon natin inaasikaso. Ms. Rayan, yun nga, nasabi na natin that your the half of your prize amounting to 100,000 pesos was given to your advocacy. And yun nga, na nakita mo, did you really expect to win? Kasi you said a while ago, it's your first time to join beauty pageants. And aside from the advocacy that you have, ano pa yung nag-push sa'yo na kailangan kong manalo to? I'll be the Binibining Bayambang 2017. To be honest, sir, Paeng, hindi talaga ako confident before na ako yung mananalo since first time ko nga. I don't know how to walk. Tapos, bago lahat sa akin. Tapos, yung sister ko din talaga, yung nag-push sa akin na kaya mo yan. Dapat ang goal is crown, sabi niya sa akin, na sumama ka na lang, itodo mo na. Give your 100% dedication, commitment, lahat ibuhos mo na since andyan ka na, sabi niya. Tapos, yun sir, family ko, friends na nandyan din sa akin, na sumusuporta. And yun, yung mga bata sa stock siguro, yung talagang nagbigay sa akin ng motivation na kailangan kong galingan, kailangan kong ibigay yung best ko. Tapos, sobrang masasabi ko na ang laking improvement din talaga sa personality ko nung pag-join ko ng Binibining Bayambang. Yeah. Now, because we're celebrating Women's Month, Rian, bilang mga babae, ano yung mga magagawa ng isang bayambanggenya para makatulong sa pag-angat ng buhay ng bawat pamilya dito sa ating bayan? In the sense of women empowerment. Would you please share that one to our viewers? Sir, actually, may nabasa ako. It's a program by Philippine Commission on Women. Meron silang theme na Wana Laban sa Pandemya, Kaya. So, dun pa lang sa theme, naisip ko na kaagad na ang mga babae, hindi babae lang. Babae ka. Yun ang dapat na sinasabi sa atin. Kasi hindi lang
hindi lang tayo yung, let's say na andyan ang mga kababaihan, ilaw ng tahanan, pero kaya rin gawin ng mga kababaihan yung ginagawa ng mga kalalakihan tulad ng magtrabaho, magnegosyo, magbigay ng mahalagang aral, nakapapulutan din ng ibang mamamayan ng bayambang. Yan. So, as in talagang we wanted to share, you know, kagaya ni Rayan, he entrepreneur siya. Beauty queen slash flight attendant slash entrepreneur. And we're just very happy na nakipapakita natin na yung mga kababaihan, hindi lang, unlike before, na parang flower vase lang, pampaganda, for para ma-feed yung masculinity ng mga kalalakihan. And as of this day that we're talking, at ang masaya dito is that there's an equal opportunity for men and women and for the LGBTQ as well. Rayan, ano naman yung mga feeling mo na nagawa at ginagawa ng Binibining Bayambang para maisulong yung karapatan ng mga kababaihan or kapwa mo Bayambanggenya dito sa ating bayan? And do you see that LGU Bayambang is giving an opportunity for women or empowering women? Yes, sir. Before nasaksihan ko yung programs ng Local Council of Women na nagbibigay tayo ng iba't ibang oportunidad para sa mga kababaihan ng Bayambang, lalo na sa mga mothers na gustong magtrabaho pero walang opportunity na available for them. Andiyan ang Local Council of Women para tulungan sila. Like for example, na lang sir yung paggawa ng mga baskets, yung mga materials na matatagpuan natin sa iba't ibang barangays, ginagawa natin yun para maging produkto. At proud din ako kasi nakita ko na talagang nag-progress tayo magmula unang taon ng Local Council of Women up to the present. Yeah, and we're just very happy. You know, kung mapapansin niyo po, nung una, itong mga previous winners, actually, this coming Friday is the reigning Binibining Bayambang. We wanted to show to the people how Binibining Bayambang and the Local Council of Women were able to produce women like them na talaga namang nag-i-excel sa kanilang mga larangan. And, you know, Rian, kanina, pinakilala na natin yung mga new sets of candidates and yung mga girls or women na nag-hope for the crown of Binibining Bayambang. Would you please share any message to them? Ano yung mga, yung mga little girls na nakikinig at nanonood din ngayon na who would like to become a beauty queen like you someday? Advice ko sa mga beauty pageant contestants at lalo-lalo na yung mga candidates natin for Binibining Bayambang 2021, just be confident, give your best, at saka isa puso nyo yung pagsama nyo sa beauty pageant. Kasi hindi lang siya about sa pagandahan, sa pagalingan maglakad. Kailangan nandoon din talaga yung puso, yung commitment, tapos respect din. Respect din talaga sa lahat ng taong makakasama nyo sa pag-join nyo sa pageant. Kasi ma-expose talaga kayo sa maraming tao From photoshoots, tapos yung mga activities. Kailangan ipakita natin na talagang deserving kayo na manalo at maging kandidata ng Binibining Bayambang 2021. And also, be active. Kasi naalala ko before, talagang every time merong activities yung Local Council of Women, talagang I make sure na lagi akong present dyan. Kasi I don't wanna miss an opportunity to learn, to share my knowledge and learn as well. Tapos, sa tingin ko kasi malaking factor din talaga yon sa pag-shape mo as an individual, not just a beauty pageant contestant. Yeah. Rian, nakita, you know, pag sinasabi kasing women empowerment, I could give na yung family niya yung best example. Hindi yung mother niya, hindi yung ate niya. Lahat sila, halos lahat babae doon sa bahay nila. So, I could see. Then, nasabi nga natin, si ate mo, si Miss Dench, is one of the Miss Bayambang also. And nakikikompete siya sa iba't ibang mga national pageants. Si Miss Daniel, kasama ko na siya before, with Miss Galica Camiliana din also, that was 2009. And she's joining different pageants here in the province and in the national stage at mga international pageants. Rian, ikaw, may balak ka bang sundan ang yapak ni Ate Daniel para sumama sa mga national pageants?
As of the moment, sir, wala pa. Mm-hmm. Kasi gusto ko talagang mag-focus muna sa business at sa family. Since itong pandemic talaga, ano to sir eh, parang eye-opener to sa akin na kailangan din talaga natin mag-spend ng more time with our families, self-development, self-improvement, at yun nga, yung business din talaga. Yun ang naisip ko ngayong pagtuunan ng pansin as of the moment. Pero I'm not closing my doors. Yeah, so, syempre. Oh, excited na ulit kaming sumigaw-sigaw para sa mga national pageants for na galing pong Bayambang. At galing, at sana namang Magno. Daniel, Rayan pala. Ito yun, nalilito tuloy ako. Rayan, ano ko lang, nabanggit natin si ate mo. Always busy na sabi silang sister rivalry, may mga ganyan. Nauuso yan ngayon eh, na lalo na eh, medyo magkakasama lagi. A lot of people tend to compare one another na magkapatid. Have you experienced this? And then, kumusta naman yung ano yung treatment about it? And what can you say about the people na they try to compare each, kinukumpara sa isa't isa? And how do you try na iayos yun or ayusin sa mentalidad ng mga tao na it's not good or what? Alam mo, Sir Paeng, very common talaga yan eh. Yung si ate mo ganito, dapat ikaw rin ganito. Pero sa amin ng ate ko, hindi ko nakikita as competition yung kung ano man yung sitwasyon namin. Mm-hmm. More on inspiration ko siya nakikita, sir. Kasi ate, siya nga talaga yung nag-guide sa akin eh, na sis, gawin mo to. Sis, mas magandang ganito, ganyan. Mm-hmm. So since open naman ako into constructive criticism, talagang nakikita ko siya as an inspiration, as a guide. Mm-hmm. Siya rin yung nagmo-motivate sa akin to become better. So sa amin, hindi talaga issue yung rivalry, competition. Kasi more on hilahan kami pataas, Sir Paeng. Mm-hmm. Yun yung talagang maipagmamalaki ko rin sa relasyon namin ng ate ko. Walang iwanan. Kumbaga, kayo yung magtutulungan. Yeah, and yun siguro yung, ano, yun yung core yung nakikita ko. Actually po, ako personally, nakikita ko yun eh. From Tita Bell, nanonood nga siya, nag-comment na siya dito. Sabi ni mama niya is, nasaan na ba yun? Proud mama here. Yes. Hi, Sir Paeng. Thanks, Mayor and Mayor. You know, si Tita Rose Bell, you know, very, very matatag na nanay. Yun yung image na nakikita ko sa inyo. Very matatag, very supportive ng mother. And it parang pinapasa. And they have this youngest sister. Nakikita ko kasi parang si Daniel hinihila si Rayan, tapos si Rayan hinihila din yung, and pare-pareho silang umaangat sa lahat ng bagay. And that's my personal point of view, no? And yun, nalilito na tuloy ako, ano ba, magbibigay ako ng opinion. Daniel na naman! Rayan, I just would like to ask nito, hindi ko naibigay tong questions na to, pero ngayon ko lang naiisip is that, anong masasabi mo doon sa mga kabataan nowadays na how important family is? Kasi I could see how bonded you are, kung gaano ka, alam ko nasabi mo rin kanina na pinaguhugutan mo rin sa your family. What can you say about the children or the youth nowadays that they disregard the family, the members of their family? Sabi nga nila, Sir Paeng, makakapili tayo ng kaibigan, ng mga makakasama nating kaibigan or friends or tropa. Pero ang family, hindi natin yan mapipili. Mm-hmm. So, kailangan talaga kayo yung mag-work hand in hand kung paano kayo aangat sa buhay, aasenso, uunlad. Kasi hindi naman yan role lang ng isang miyembro ng pamilya. Kumbaga, dapat tulungan. For example, may isang miyembro ng pamilya na kahit anong pilit niya na umangat sila sa buhay, kung hindi rin naman nagpa-participate yung ibang members ng family, mahihirapan ngayon si nagsusumikap. Yes, yes. Teamwork talaga. Kailangan merong teamwork, kailangan open communication sa family. Naniniwala ako na ano eh, kailangan hindi mag-away-away. Well, hindi naman maiwasan yun. It's normal, di ba? Oo, normal lang din minsan magkaroon ng misunderstanding sa family. Pero at least, ang mahalaga doon is mapag-usapan, maayos, at saka magtulong-tulong kung paano ma-achieve yung mga goals and kumbaga yung pinaka
gusto niyong ma-achieve as a family talaga. Mm-hmm. And then siguro, we could say na, saan ka man mapunta, at the end of the day, babalik at babalik ka sa pamilya mo. Totoo yan, Sir Pai. Walang magagawa eh. Mm-hmm. Anyway, Rian, it's medyo mahaba na yung discussion natin. I just would like to cut this or to end this conversation with you. Ano, pasalamat talaga kami. We were very, very happy and we're very thankful na you gave us time. What is your message to our fellow Bayambanggenios? And what is your message to the women ng bayan po natin as we celebrate the Women's International Month? And anything na gusto mo lang sabihin sa mga kababayan natin na magsiserve as inspiration as they continue fight this COVID-19? Masasabi ko sa lahat ng nanonood, Bayambanggenyo at mga kababaihan, laban, yun talaga yung masasabi ko. Kasi hindi natin maiiwasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin tulad nga nitong pandemya, kundi we need to be resilient. Kumbaga, tayong mga Pilipino, kahit anong pagsubok na marating natin o dumating sa buhay natin, dapat patuloy lang tayong lumalaban. At dasal lang, dahil alam ko malalampasan natin tong pandemic na to. Andiyan na nga yung vaccines, di ba? So, konting tiis na lang, darating na rin yung, darating na rin para sa lahat yung hinihintay natin. Magiging normal din ang lahat. Kasi alam mo, Sir Payeng, nababasa ko, sobrang tumataas nga rin yung cases ng depression, ng suicide. Kailangan nating alagaan yung mental health natin. Lalo na rin yung mga kabataan. I-guide din natin yung mga magulang natin. Yung mga magulang i-guide yung mga anak natin. Kasi tayo-tayo lang din yung magtutulong-tulong para masugpurin tong kinakaharap nating problema. Again, maraming salamat, Binibining, Rian Magno. Thank you so much, Rian, for the time. And thank you for sharing your information or your inputs and inspiration to everyone. On behalf of Mayora and on behalf of the Local Council of Women and on behalf of Binibining Bayambang, we're very, very proud of you. We're always here para sa'yo at para sa lahat ng mga kababayan. Thank you, Rian. Thank you, Sir Paeng. Thank you. Maraming salamat po. Ayan po, mga kaibigan, inyo pong natunghayan ang atin pong talakayan kasama ang atin pong Binibining Bayambang 2017, Rian Nunez Magno. At sa pagkakataon naman pong ito, atin pong muling kilalanin ang mga kandidata ng Binibining Bayambang 2021. Please watch this.
Abangan po natin ang Coronation Night ng Binibining Bayambang 2021 on April 6 sa atin pong Balon Bayambang Event Center. Pero antabayanan nyo po yung mga panuntunan, yun, the guidelines and mechanics kung paano po tayo magiging live audience. Kasi nga po, parte po ng atin pong paglaban sa COVID-19 ay ang pagsigurado na yung mga gatherings po natin, na ma-observe pa rin po natin ng physical distancing po sa atin pong mga venues later on. Mahigpit pong ipapatupad ng atin pong mga organizers ng lahat po ng mga minimum health protocols para po wag karon po tayo ng problem. Yan, mga kaibigan. I'll just read more questions. I'll check kung may mga katanungan po dito. Nanonood po. Maraming nanonood kay Mr. Rian kanina. Si Sir Serge. Hi, Serge. Sir Serge. Oh my God. Madam Bubbles. Yan. Si Ma'am Ninia, nanonood pa rin. Binibinis, find ways to give back to the community. You're so pretty, Miss Rayanne. From Mia Camacho, one of our, if I'm not mistaken, Binibining Bayambang Tourism ng 2019. Yeah. Si Mia. Hi, Mia. We also have here Sonia Agbuya. Yan. Nanonood rin from New Jersey, USA. Richard Odon, kumusta la? Kabaluyan kon Bayambang Genios. Pangasinan taga MH Del Pilar. Si Sir, love that shirt, sir. Thank you. Uniform po namin ito. Bigay po ito ni Mayor. Oo, may pa-t-shirt si Mayor. Ayan, hi sir, paing pakibati mga senior citizens ng Cadre Site sa pangunguna ni Madam Lumen Mabanglo. Masibag naming president. Salamat, sir. Hi, Tita Mildred. Ang pinaka-active na nanay ni Sir Udo, ni Sir Resty. Yan, si Tita Mildred Udon. Yan, ang at sa lahat po ng mga nagbibigay po ng mga pabate, kumusta? Maraming pong salamat. I can see some questions, so I'll just proceed na lamang po. Paalala na lamang po, hindi na po kailangan ng medical certificate at travel authority sa pag-uwi sa Bayambang. Hindi na rin nagre-require ng negative RT-PCR result, pero lahat po ng uuwi ay kailangang dumaan muna sa inyong barangay health emergency response team o barangay health workers sa kani-kanilang mga designated area sa inyo pong mga barangay para sa health declaration at health assessment. Nakikiusap naman po kami dito sa lokal na pamahalaan ng Bayambang na sumunod po tayo, lalo na ngayon na libu-libong kaso na naman ang naitatala kada araw. Tulungan natin ang ating mga health workers, tulungan din natin sa pamamagitan ng pagsunod sa ating pong health protocols, ang pagsuot po ng face mask at saka face shield, ang pag-sanitize ng ating kamay at pagdistansya ng higit isang metro sa mga nakakasalamuha po natin. At syempre, dapat alamin po natin ang totoo at huwag po tayong magpapanik. Mga kaibigan, isa rin pong palaala na nabanggit ko nung nakaraang flag ceremony po nung nakaraang Lunes, tumataas po ang kaso sa National Capital Region at sa iba pa pong mga areas ng Philippines po. Kaya ngayon po mga kaibigan, sa mga kababayan natin na naririto sa Bayambang, umiwas kung kaya naman po, umiwas po muna sa pagpunta sa mga lugar na medyo may mataas pong kaso. Ipagpaliban po muna kung kinakailangan ang pagluwas, kung medyo nakikita po natin at napapansin po natin na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa nasabing mga lugar. Sa mga kababayan naman po natin na nasa National Capital Region, maging responsable po at maging disiplinado po tayo sa pag-uwi. Kung nakakaramdam po kayo ng mga sintomas at mga sinyalis po ng COVID-19, pilitin na lang po muna nating i-postpone ang pagbalik po dito sa bayan po ng Bayambang. Alam naman po natin, gusto natin na maging masaya sa pag-uwi, pero mas masaya tayo kung protektado kayo, protektado po ang inyong bayan, ang pamilya, protektado ang inyong barangay, at protektado rin po ang atin pong bayan ng Bayambang. Be just responsible and disciplined enough sa mga umuwi po dito sa atin pong bayan. Kaya mga kaibigan, dito muna po nagtatapos ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. At atin naman pong muli po namin kayo mga kasama dito sa darating pong Biyernes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Pero ang atin pong programa ay tuwing Miyerkules at Biyernes po, 12 to 1, ang inyo pong kasama sa pananghalian at kasama po para maghatid ng mga
mga napapanahong mga updates sa atin pong bayan. Muli po, ito po ang inyong kasangga sa tama totoong impormasyon, ang kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat bayambanggenyo, ang programa ng Bayambang, Bayambanggen News Live. Magandang tanghali, maraming salamat po. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, Bayambanggen News Live.